Sa puntong ito, makakausap natin si Atty. Josa Deinla, isa sa... Josa? Oh yeah, Josa Deinla, isa sa mga abogado ni Maria Lourdes Sereno na pinatanggal bilang Chief Justice. Magandang hapon po, Atty. Magandang hapon kayo, Maki. Ma'am, so paano po to? Kanina nabanggit po kasi ni former CJ Sereno yung sinasabi nga na of the yung six na dapat eh, may compulsory inhibition. Ano po ang balak ninyong gawin dun sa anim na, na justices na nasanay nag-inhibit kung pinabalak nyo po yung mga susunod ninyong hakbang? Mm-hmm. Ang matitirang rekurso na lang para sa ating punong maestrato, legally, ay yung pagpa-file ng motion for reconsideration na merong statutory 15 days mula sa ngayong araw na ito kung kailan pre-nomulgate yung decision. At ito ang iyahain ng ating punong maestrato at ang kanyang legal team. At itong kaso nito, it's not over till it's over. Ibig sabihin hanggang meron pang natitirang apila ay hindi pa matatawag na final and executor. At sa akin din paniniwala, sa ilalim ng ating civil service rules, hindi naman agad-agad, no? Kailangan mag-impake si Chief Justice, may binibigay na sapat sa panahon para mabakante talaga ng tuluyan ng opisina. Ma'am, kaklarify ko lang po kasi ang sinabi na po ng Supreme Court, at least yung tagapagsalita po, bakante na. Mm-hmm. Hindi ba? So ano ho yung... Yes. Kung ganun ho yung pahayag, ibig sabihin, talagang hindi na ho kayo pupunta ng Supreme Court. The position is vacant so far as the Supreme Court is concerned. Pero bahagi ng karapatan niya to due process ang mag-file ng motion for reconsideration sapagkat sa mga ibang kaso, kabilang na yung mga high-profile political cases, ay nagawa ito ng ibang partido. Bakit hindi? Sa kaso ni Chief Justice. Okay. Ma'am, kanina po sinabi rin po ni former CJ Sereno na lumalawak pa ang inyong laban. Bago nga po siya umalis ng entablado, parang nabanggit pa po na tuloy ang laban. So, ano po yung ibig sabihin niya dito? In the previous weeks, umiikot po kasi CJ Sereno, nag-iikot, nagpapaliwanag. So, bahagi rin po ba yan? Kasama rin ba yan? Magtutuloy ba siyang umiikot? At sino po ang lalabanan? Okay. Yung sinabi niya na lumalawak pa, no? Yung laban, ibig sabihin lang nito, sa hanay niya ay hindi lamang siya nag-iisa dahil ang apektado dito ay yung tinatawag natin judicial independence, yung kasarinlan ng judikatura, at ang desisyong ginawa na ito ng Korte Suprema ay may malaking dagok sa judicial independence kung saan magkakaroon na ng takot ang ating mga hukom, ang ating mga justices, dahil mayroon ng sandata na maaaring gamitin ang Solicitor General kapag sila ay napag-initan o kaya ay nakikitang kaaway o parang balakid sa kanilang mga plano. At ang ginawa ng Chief Justice sa kanyang pag-iipot sa iba't ibang mga civil society organizations, iba't ibang mga grupo, ipinaliwanag niya ng implikasyon ng pag-grant ng co-waranto na ito, hindi lamang sa mga miyembro ng judikatura, hindi na rin sa mga iba pang mga opisyal ng pamahalaan, elected and appointed, at lalo na sa mga mamamayan, sapagkat hindi na natin maasahan na lagi magiging patas ang desisyon ng mga korte dahil sa takot sa kanilang kalooban. Alam kasi nila na mayroong, kagaya na banggit ko, may sandata na maaaring gamitin ang laban sa kanila. At yung right to due process, yung mga iba pang karapatan ng mga mamamayan ay maapektuhan. Yes. Pero ibig sabihin ho, mag-iikot pa, no? Magpapatuloy po yung pag-ikot. Attorney? Yes, hello. Ibig sabihin, ibig sabihin, Attorney, tuloy pa, mag-iikot pa po si former CJ Sereno. Mm-hmm. Okay, yung mga susunod niyang engagement, yes. Sa aking palagay, ay magpatuloy pa rin naman siya sa pagpapa-unlock sa mga imbitasyon. Tuloy-tuloy naman yung pag-iimbita sa kanya ng iba't ibang mga grupo. At yun na nga, tuloy pa rin ang kanyang paglaban dito. Hindi pa nga tapos yung kaso. At kung ano yung susunod niyang gagawin, kung ano yung susunod na hakbang, ay sabi niya, pag-aaralan niya pa raw. At bago siya magdesisyon.
Ma'am, panghuli na lang po. In one of her previous statements, sinabi po ni CJ Sereno na politika eh, yung punot dulo nitong nangyayari sa kanya. So, sino ho ba sa tingin ninyo yung talagang nasa likod nitong kuwaranto? Naipaliwanag na rin niya yan sa ilan sa kanyang mga talumpat. Malinaw naman eh kung iahanay natin yung mga nasa ipod na umaatake sa kanya. Yung mayroon dyan, yun, andyan yung liderato ng House of Representatives. At ito na nga, si Solicitor General, alam naman natin, nagre-report sa Pangulo. Lahat ng kanyang ginagawa ay may basbas at may kaalaman ng Pangulo. Sinabi niya na rin na obserbahan naman natin na naging critical talaga ang administrasyon na ito sa kanya. At kahit yung mga simpleng bagay na dapat sana ay una-welcome sapagkat pinapangalagaan ng judicial independence ay minamasama. Diba, yung mga talumpati niya before tungkol sa human rights ay minamasama. Ilang beses nang nagalit ang Pangulo sa kanya at yun nga, lagi siyang in-criticize. Meron pang ang pagkakataon na pinanawagan ang kanyang pagre-resign. Kaya malinaw naman kung ano yung at sino nasa likod ng mga pagsubok na kinadaan niya. Maraming salamat po, Attorney. Thank you, Maki. Buhay kayo. Attorney Josa Deinla, isa sa mga abogado ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.